Jail Chief Inspector Xavier Solda, tagapagsalita ng BJMP. Inspector Solda, magandang umaga po. Ay, naka-mute po kayo, naka-mute. Yan, magandang umaga po, kabayan. Masaya po ako na makakabalitaan po kayo muli ngayong umaga. Matagal na rin tayong hindi nagkikita. Ay, paano Oho. Yan? Meron daw kayong face-to-face na mga ano na, pag may dumalaw na mga Pilipino, tama ba? Na mga kamag-anak ng mga bilanggo? Well, kasalukuyan, kabayan, naghahanda na po ang BJMP para po sa granular opening ng non-contact visitation sa mga district, city, and municipal jail sa bansa. Pero klaruhin ko lang, kabayan, physical presence po ng mga pamilya sa mga facilities natin ang sinisiguro po namin. Pero wala na ho yung kagaya dati na nagkakaroon pa ng yakapan. No? Ngayon po talagang magkikita lang sila at magkakausap. Kasi non-contact visitation po ang implement ng BJMP. Eh paano paraano magkakaroon sila ng non-contact? Well, unang-una po kabayan, ang proseso po natin diyan, no? Dapat yun ho ang ating jail facility, meron ho siyang non-contact visitation area with enough ventilation, may signage, and of course, yung paalala ng pagsusot pa rin ng face mask sa mga dalaw. And then hindi ka po didiretso sa facility kung gusto mong dumalaw. Meron na ho kami scheduling para po sa mga pamilya dahil importante na magkaroon muna kami ng orientation, no? Okay. Sa mga do's and don'ts, no? At malaman namin, kabayan, saan ba nanggaling ang dalaw, baka si sa high risk area. Kasi ang papayagan lang po natin for non-contact visitation ay yung mga under alert level 1 and 2 lamang po. And then of course, pagdating po nila sa facility, mas mahigpit po ang BJMP ngayon dahil pagdating nila may triage area para sa health screening. And kabayan, kung dati medyo mahabang oras, ngayon ho, maximum of 1 hour na lamang, isang dalaw na lamang kada pamilya ang papayagan. And every ano yun? Opo, tama po. And pagdating po doon sa jail facility, kabayan, dapat may dala ho sila na valid government-issued ID at vaccination card na nakikita ko fully vaccinated sila. Aha. Pero yung dalaw ay every week, pwede every month or what? Ma'am, depende po sa scheduling, kabayan, doon po sa mga jail facilities natin. Pero ang dalaw naman po natin, magsimula po yan sa Tuesday hanggang Linggo. No? Magsimula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At kahit naman po wala pa namang non-contact visitation sa mga facilities natin, tuloy-tuloy pa rin naman po yung ating electronic visitation or e-dalaw para sa kapakanan ng ating mga PDL. Oh. So, maliban doon sa face-to-face, ay pwede pa rin ang e-dalaw. Tama po kayo, kabayan. Opo. Lalong-lalo na kung medyo malayo yung lugar, ano, at hindi makapunta yung mga kamag-anak. Tama po. At iniisip natin parate yung mga senior citizens natin that vulnerable. Kaya ho, prioridad talaga sila para sa electronic visitation. Opo. Inspector, mga... Madami ba ngayon nabibilanggo sa panahon ng pandemic? Well, nitong panahon ng pandemic, bumaba po yung ating jail population. In fact, nung nakaraang taon ho, nasa 418% no, ang congestion rate natin. At ngayon ho, nasa kumalo pa ho yan, 456%. Pero ngayong taon ho, nasa mga 408% na lang ang congestion rate natin. So, isa po sa mga tinitingnan natin na factor bumaba ho talaga yung bilang ng nakukumit sa mga jail facilities po natin. Yung mga nasa loob ng bilangguan po, yan ba'y nire-required natin kung hindi sila vaccinated, ay iba-vaccine natin? Yes, kabayan. Doon po sa mga PDL natin, talaga hong pinagsumikapan po ng BJMP na mapabakunahan sila. In fact, 119,476 out of 125,589 ng mga PDL natin or 95.13% bakunado na po. Ay, yung remaining percentage? Kabayan, may more than 800. Hindi lang ako ano, no, sa eksaktong figure, pero doon ho sa hindi pa ho natin napapabakunahan, naka-schedule na rin po yan at kino-coordinate na rin po natin
sa mga local health units natin and sa regional health service unit po ng PJMP. Kasi po, ito yung mga bagong kumit lamang doon sa mga facilities po natin. Wala naman po yung ayaw magpabakuna, walang ganon? Well, so far po kabayan, nagpapasalamat po ang BGMP at wala namang PDL na ayaw magpabakuna. In fact, nagpapasalamat sila at nararamdaman nila na mahalaga sila sa BGMP. Kaya kinukonsidera po natin at ipinila po talaga natin sila para sa bakunahan. Oho, tsaka baka magkahawa-hawa. Paano natin iniiwasan na magkakahawa-hawa po yung mga bilanggo? Malaking hamon po talaga ang congestion no, sa mga facilities po natin at yan ho ang isang mga posibleng dahilan na magkakahawahan po sila sa sakit. Kaya ang ginawa ho ng BGMP, doon pa lang ho sa pagpasok ng PDL, mm-hmm. may kit na ho kami sa health screening para kung meron kang COVID-19-like symptoms, eh diretso na ho doon sa mga isolation facilities po natin. Okay. Maraming salamat po, Chief Inspector, at maganda umaga at Merry Christmas. Yes, maraming salamat din po, kabayan, at magandang umaga po. Si Jail Chief Inspector Xavier Solda, ang tagapagsalita po ng Bureau of Jail Management and Penology.